Kanina ay nagsagawa ng press conference ang Dole Region 3 upang maipaliwanag ang endo o ang contractualization at magkaroon ng iisang kaalaman at pananaw ukol dito. Ayon kay Dole Regional Director Dione, ito ay pinasimulan ni President Rodrigo Duterte sa kanyang layunin na tapusin na ang pagsasagawa nito. Binigyang linaw niya din kung ano nga ba ang endo. Endo is a practice, yung direct hiring, that the usual thing that employers do. They interview workers, they engage their services after some time. So yun yung endo na sinasabi nila. So number one, employers hire directly, no? Directly hire workers. Pagkatapos, yung period of engagement, medyo fixed siya. Ibig sabihin, from the very beginning ng pag-hire niya, sinasabi niya sa worker that, okay, I'm going to hire you, say for example, as a clerk from this to this period. Ibig sabihin, antimano, alam ng manggagawa yon. And then the contract automatically ends the 6 months, before the 6 months. Napag-usapan din kung saan nanggaling ang pagbabawal dito na nakapailalim sa Article 281 Labor Code na nagsasabing ang probationary employment ay hindi maaaring sumobra sa 6 na buwan mula sa araw ng kanyang pagkakatanggap bilang empleyado. Pinagbabawal din ng endo dahil sa paglabag sa constitutional right to security of tenure na dumedepende sa kakayanan ng empleyado kung siya ay maaari pang magpatuloy sa trabaho at masabing regular. Diniin ni Dione na hindi bawal ang contracting at subcontracting kung ito ay lehitimo. Ang mahalaga dito at tanging interes ay ang masigurado na maganda at maayos ang kalalabasan ng trabahong pinag-usapan. Ang lehitimong kontraktor ay kinikilala bilang may substantial investment na umaabot ng 3 milyon sa kanyang assets, mayroong sapat na gamit, maayos na opisina, rehistrado at may sariling hakbangin at direksyon ukol sa kung ano ang nais niyang ibigay na trabaho. Nilinaw din na lehitimo na kontraktor ang isang ahensya, kooperatibo o manpower kung una, kung ang kanilang prinsipal ay nabibigyan ng training ang mga manggagawa o empleyado sa kung ano ang kanilang magiging trabaho. Pangalawa, ang mga empleyado ay magtatrabaho kasama ang mga regular na empleyado at maging ang mga matataas sa kanila. Pangatlo, nagbibigay ng mga regularisasyon at instruksyon ukol sa posisyong gagampanan at mayroong tiyak na trabaho at gawain ang maipagkakaloob sa isang manggagawa. Magbibigay naman ng assessments ang Dole Regional Office sa mahigit 235 firms ng Central Luzon upang malaman din ang mga ilehitimong ahensya na nagsasagawa pa ng labor-only contracting. Ito ay tumutukoy sa mga hindi sumusunod sa dapat na ipatupad para maprotektahan ang seguridad ng isang manggagawa. Sa ngayon, inaasahang sa taong ito ay mababawasan na ang mga nagsasagawa ng endo at sa darating na 2017 ay maaalis na dahil sa kasalukuyan ay inaareglo pa ang mga implementing rules at amendments. Inaanyayahan din ni Dole Regional Director Ana Dione ang mga kumpanya, ahensya at service providers na magsagawa na ng independent o self-assessment at huwag nang hintayin pa na ang kanilang mga mismong empleyado ang tumawag sa Dole para magsampa ng reklamo ukol sa regularisasyon at huwag na ding hintayin na ang Dole pa mismo ang kumumpronta sa kumpanya na ipatupad na ang regularisasyon at magkaroon na lamang ng kusa at voluntaryong magbigay alam sa opisina ng Dole. Sa huli ay nag-iwan ng mensahe sa publiko si Dione at ipinaabot sa tao ang kanilang ipinapakilalang hotline call services na siyang magiging information scheme ng Dole upang magbigay kasagutan at aksyon na napapanahon sa napag-uusapang issue. After pagkatapos po ng pagpapaliwanag kung ano itong endo, ano itong contractualization, ano ang pros and cons nito, at the end of the day, kami po sa Dole ay nagsasabi na message lang naman namin ay you make sa companies
mag-self-assess kayo, and if the practice that is going on right now in your company ay pumapatak doon sa prohibited, then by all means, number one, you have to regularize those workers. Number two, kung doon naman sa 555 ka napapatak, itigil na po yan. Itigil na po natin yan. And then, how do you proceed? Then just give us an indication via a letter sent to us that you would like to be assisted in on how to regularize your workers. Once we receive that, then we will send our staff to assist you and document. And we hope that by regularizing your people, you get to stabilize your operation as well as your workers become productive. Mula sa Clark Freeport Zone, ito si Kiara Kunanan kasama si Zali Salak, nag-uulat para sa News 3.